Arestado sa Quezon City ay isang umanong hacker ng mga website ng ilang unibersidad at kolehiyo. May payo po ang mga otoridad sa mga paaralan. Paigtingin nyo raw ang seguridad ng mga website ninyo, lalo na ngayong mag-online learning. Nakatutok si John Consulta, eksklusibo. Armado ng search warrant, pinasok ng NBI Cybercrime Division ang bahay na ito sa Valencia, Quezon City matapos matrace rito ang umano'y hacker ng ilang universities ngayong panahon ng community quarantine. Ito, ano siya? Huli sa kanilang bahay ang undergrad na ayon sa NBI ay hacker na si John Raven Aquino, 21 anyos. Nang buksan ang kanyang laptop, tumambad ang mga program o script. Sabi ng NBI, ito ang mga ginagamit niya para mapasok ang mga website ng mga university at colleges habang naka-community quarantine. Di ba baba sa 100,000 accounts ng mga estudyante na nag-online registration para sa pasukan, ang umano'y nakuha ng grupo ng mga hacker. Sinabihan lang din po ako na subukan pasukan yung mga schools. Yung mga social media accounts po, wala po. Kaso, email tsaka password lang po. Pero ang mga tao naman po, di ba, mostly iisang password lang po ang gamit. That's how we do it po, yung mga informations po ng mga students. Kasi pwede po talaga yung mabenta po. Hindi lang pangalan ang na-compromise, pati mga password. So lahat ng content ng mga database na yun, pwede mong i-edit. Pag na-edit mo yan, pwedeng i-edit mo ang grades, makopya mo yung mga modules, pwede rin exam. Kaya yung whole integrity ng e-learning natin, mako-compromise. Ang pinaka mataas na issue ngayon is yung security ng mga e-learning facilities. Hindi na po talaga magagana ng ganun po. Oh. Actually, sinisubukan ko na po magbago po eh. Magbago ka. Pag hindi ka magbago, may kalalagyan ka. Sinisiguro ko yan sa'yo. Pero pag magbago ka, may kinabukasan ka. Yan, garantiya ko sa'yo. Ine-examine na ng NBI ang lawak ng data breach sa mga major universities na inatake ng grupo ng suspect. I would like to encourage the universities and other schools to beef up their cybersecurity systems, especially during these times of transition to e-learning. If you have any suspicious internet activities that you think would compromise your database, report to us, the earlier the better. John Consulta, nakatutok. 24 horas.